Sinisisi ng sinasabing leader ng NPA na si Andrea Rosal sa pamahalaan ang pagkamatay ng kanyang bagong panganak na sanggol. Ito ang pahayag niya kanina sa kanyang pagbisita sa huling araw ng burol ng kanyang anak na si Jonah Andrea. Ayon kay Rosal, hindi raw nagampanan ng pamahalaan ang tungkulin na ibigay ang pangangailangan niya at ng kanyang anak. Siyempre, kung sino po yung nakaposisyon ngayon, mas doon ko po binibigay ang sisi. Dahil sa 7 buwan na yon, yung 3 buwan na natitira para sa mas maganda sanang magiging kalagayan ng anak ko, dahil yun naman yung pinaka-sensitibong panahon para sa anak ko. Yung 7 na buwan. Yun sana yung panahon na magpapacheck up para sa ilang pang pangangailangan, pero hindi nila ako pinagbigyan na makapag-prenatal man lamang. Tapos sasabihin, ako ang may kasalanan o yung pagtatago. Hindi naman ako nagtatago at bakit ako nagtatago? May nagtatago bang nasa Maynila nila ako nahuli? Tinipid umano sila ng pamahalaan, lalo na ang oras na makasama niya ang kanyang anak sa mga huling sandali nito. Talagang tinipid, 3 oras lamang. Tapos late pa kaming nakarating dito dahil sa kung ano-anong dahilan ng BGMP. Kung saan pa kami dinaan bago makarating dito. Kaya yung 3 oras sana na yun, kulang yun. Kaya lang lalo pang nagkulang dahil nabawasan pa yun. Kung tutusin, kaya ko nang tanggapin, hindi ako makasama sa libing. Pero yun man lang sanang burol, na sa kahuli-huli ang pagkakataon, makasama ko yung anak ko. Hindi pa ako pinagbigyan. Napakawalang puso nila. Ayon pa sa sinasabing leader ng NPA, hindi naging maganda ang kalagayan ng mga nakakulong sa loob ng selda, lalo na sa kalagayan ng tulad niyang buntis. Bagamat may bumibisitang doktor sa kanya sa loob ng kulungan, hindi naman daw siya nasusuri nito ng maayos. Masasabi po ba nating check up na yung simpleng kumusta ka na? Anong pakaramdam mo ngayon? Sumasakit ba ang tiyan mo? Check up na po ba 'yon? Wala naman po kasing gamit ang BGMP para tugunan yung ganung pangangailangan ng katulad kong buntis. Kasi syempre wala namang budget. Ganun ako, ano man yung dahilan nila. Itinanggi naman ng BJMP ang mga aligasyon ni Rosal. Hindi rin daw totoo na hindi ito nakakapag-prenatal check-up. We have records na Miss Rosal ay meron po siyang mga check-ups. Meron po siyang prenatal check-ups regularly. May record po kami doon. Anong regularly? Monthly, upon the order of the court. Once granted, nakakalabas po siya para po sa kanyang prenatal check-ups. Nakahanda naman si Andrea na ipaglaban ng katarungan para sa pagkamatay ng kanyang anak na si Jonah Andrea. Kung hanggang saan po ang kaya nating abutin para maipaglaban po yung, kumbaga, yung hinihinging katarungan para sa aming mag-ina, yung sa nangyari, lalo na sa anak ko, kung hanggang po saan ang kaya nating abutin, edi hanggang doon po ang ating panawagan. Ibinuro lang anak ni Rosal sa Iglesia Filipina Independiente Cathedral sa Taft Avenue, Manila. Pinayagan ng Taguig Trial Court si Rosal na mabisita ang kanyang anak mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Matatanda ang nakulong si Rosal dahil sa kasong kidnapping at murder. Samantala, itinanggi naman ni Andrea ang ulat na siya ang papalit sa pwesto ng kanyang ama na si Ka Roger, ang yumaong tagapagsalita ng New People's Army o NPA. Kung nagawa yun ng tatay ko yun. Hindi ang tatay ko ay hindi ako. Magkaiba kami. Nagkataon lang na anak niya ako. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero, para sa Newslight.